Hi guys, once again, this is Marvin. Ito yung second part ng video ko kung paano mag-prepare ng pagkain ng mga fighting cocks. So, papakita ko sa inyo itong video ko kasi taglamig ngayon. Ganito ako mag-prepare ng pagkain ng fighting cocks yung taglamig. Inaalisan ko siya ng dog food kasi mas mahirap siyang tunawin. So, ang mga kailangan lang natin yung binabad nating ready to fight. Binabad na ready to fight. Skim milk, red cell, tsaka grind corn. Yan ang mga ginagamit ko sa tuwing taglamig. Kasi dito sa lugar namin ngayon ay tag-ulan. Kaya ganito. So, ang pe-prepare natin is good for 10 fighting cocks. So ito, simulan na natin. Yung pinabad ng maghapon na ready to fight. This is 6 scoops ng gamit nyo. 6 scoops ng gamit kong pang scoop sa pagpapakain is good for 10 fighting cocks. Lagyan din natin siya ng crack corn. Six tablespoon. Tapos, skim milk. Apat. 1, 2, 3, 4. Tapos, red cell. 2 kutsara. Ang gamit kong kutsara is disposable na plastic. Tapos, kailangan din pala natin ng platinum. Ito yung gamit kong pang scoop. This is 30 grams of feeds na pagkada nagpapanaw, 30 grams kada heads of our fighting cocks. So kailangan natin ng platinum pellets. Kailangan natin ng 4 scoops. 2, 3, 4. Yung dog food, kaya ako siya inaalis tuwing taglamig. Mas mahirap kasi siyang tunawin kasi mas mataas yung protein niya. Mahirap tunawin yan para sa mga manok yung dog food. Kaya inaalis ko muna siya tuwing taglamig. Pero pagka hindi naman nag-uulan or hindi malamig ang panahon, ginagamitan ko ulit sila ng dog food para mas mabilis bumuka yung katawan. So haluin lang natin ito ng haluin. Haluin lang natin hanggang sa mag-evenly coat. Nagpapantay na siya. Kailangan lang magpantay yung pagkatakot ng mga ganito dapat. Yan. Kita nyo ba? Yan, ganun siya dapat. Medyo parang nagbasa-basa siya kasi nga binabad yung ready to fight natin. Tapos nilagyan natin ang red cell ng Thunderbird. Ito lang natin silang haluin. Yan, tapos hayaan lang natin siya ng konti para yung pellets naman i-absorb yung red cell tsaka yung skim milk. Lang natin siya ng about 2 minutes. So,
Tapos sa tuwing tag-ulan, ang ginagamit ko sa kanilang painom is premoxil powder. Yan, hinahalo siya sa tubig. Ano siya, ginagamit ko siya for prevention. 7 days straight na pinapainom once a month for prevention para hindi sila magkasipon. Kasi mas mahirap pag nagkasipon sila. Kaya mas maganda nang meron tayong prevention dun sa mga manok natin para hindi sila magkaroon ng sipon. This is 5 grams ng premoxil sa 1 gallon ng ano ng tubig for 7 days. Pero ang naka-indicate lang dito pag prevention is 3 to 5 days. Pero ginagawa ko siyang 7 days kasi mas effective siya pag 7 days. So, yung mga manok hindi naman nagkakasipon, hindi sila nagkakasakit. Kaya, tingin ko okay naman yung premoxil powder ng bottle cap. Yan. So, yung pinaprayer natin palang pagkain is ready na. Pwede na natin siguro ipakain to kasi na-absorb nyo na yung red cell. So, ayan guys. Kung nakikita nyo, yun yung ginawa nating feeds. Yung mixture ng pakain ng manok. Platinum, grind corn, ready to fight ng sagupaan, coated na ng skim milk, tsaka ng red cell. Okay na siya, pwede na natin siya ipakain. So, yun lang yung update ko para sa pagpapakain ng ano mga fighting cocks natin tuwing paglamig. Sana may naitulong ako dun sa ano share ko sa inyo sa ginagawa ko sa mga fighting cocks ko. So, huwag nyo nalang kalimutan mag-subscribe sa channel ko para sa updates ng mga videos para sa mga fighting cocks natin. So, yun lang. Salamat sa panonood.